Hello. So, maganda ka araw sa inyo. Mayroon tayong bubuksan package. Galing sa ating customer. Sined lang sa atin yung laptop. Sira. May papagawa siya. So, tingnan natin. Buksan natin. Para makita natin kung anong laman. Baka kasi hindi na ito yung tunay na laman. Ayan. So, yung package lang sa atin. Galing pa siya ng Lukbad, Quezon. Ayan. Okay, may butas lang siya. So, buksan ko siya. Kung anong laman. Laptop package. Malit na balit siya. Check natin kung nabago, hindi baka nabago na. So yan. Ayan yung laptop. Tingnan. Ayan yung pinapackage sa atin. So, problem daw nito ay wala siyang display pero may power. Ayan. Check natin ang LCD. Hindi naman basag. Wala naman buo. So, ayan. Tapos isang charger. Ito. So, ayan yung pinapackage sa atin. Check ko na lang kung anong problema. Check natin siya. Bakit siya walang display? Lenovo 20 volts. May power daw siya. So yan.
Motion display. So, try natin sa so, nag-blink siya. Try na natin. May beep sound. Memory. Tanggalin natin ang mga tornilyo. Yeah, tanggalin natin ang mga tornilyo. So, check natin yung beep sound niya. So, baka may sunog ang may dumi. Memory. So, PC3L siya. 1200. Buksan muna natin siya. Tanggalin natin yung mga ano niya. So, parang wala siya nakalagay dito. Yan. So, isang RAM lang. Wala din siya nakalagay. So, walang laman, walang surface. Check natin, maka SSD. So, wala.
dahil yung mga ibang butas ng lagdag sira itong isa. Tanggalin natin ito sa chip. Bali, PC3L siya. Bali, ang power niya built-in sa keyboard. PC trail tayo dito, try natin ito. Nalang kayo dito ang power niya, 15. Atin siya kapit. Natin keyboard. Tapos isaksak na lang natin yung power sa backtesting. Blinking siya. May beep sound. Pasensya ko na lang.
Para saan to? Matanggal yun. Siya. Ito ba to? Hindi ko alam para saan to. Matanggal siya. So, ayan. Nabaklas ko na siya. Tapos na ito. Aliya pan-checking. So, nakita natin na mayroon siya mga patay na langgam. Bali, ginalaw kasi ito ng may-ari. Ito. Tapos, napansin natin gamit ang microscope natin. Itong ating microscope na to. So, upon visualizing. So, nakita natin yung problema. Isa sa naging problema, ito kanyang so touchpad. So, ginalaw kasi ito nung may-ari. So, dinagdagan daw yata niya ng memory. Yun yung sa pagkakala, tatanda ko. So, bali napansin natin. So, mayroon siya sira dito ang isang bahagi. Yung kanyang touchpad. Ayan. Makikita ba natin sa camera? Ayan. So, mapansin natin. Yung isang paa. Ito. Itong paa na to. Ayan siya. Ayan. Kilo siya. So, yung pagkakasalpak niya siguro, baka nagkabaliktad. Yan, na-damage niya itong paa na ito. Yan. Napansin niya itong paa na ito. Yan yung nakausli. Bali, may beep sound siya. May tatlong tunog siya. So, ngayon, itry natin kung solved na yung ating problema. Bali, na-cleaning na natin siya. May mga langgam din siyang patay. Try natin. Power ko na. So, yan. Umiikot naman yung pan. Auto-power on naman yun. Kasi pag hindi dapat siya huwag ng maayos. So, check natin kung magkakaro ng display. Ayan. Okay na. Nag-beep sound. So, mayroon na siyang display. Ayan. So, napa-display na natin siya. So, medyo tabi nga ang aking camera. Ayan. Bali, napa-display na natin siya. Ayan na. Meron ng display. So, yung problema natin ay ito na lang. So, iaayos ko na lang yung kanyang pin. Sa visualizing natin, meron siyang patay na langgam. Bali, natanggal na natin yung mga patay na langgam. So, yan. Naangat ko na siya dito. Paglinis-linis ko na siya. Tanggal ko na rin yung mga patay na langgam na naka-short sa mga paa-paa. Tapos bali, ang ating customer says, nagdagdag din siya ng thermal paste. Bali, napasubra yung pagkakalagay. Naparami. So, dapat dat lang kasi. Bali, kinilining natin siya. Tinanggal natin yung mga paste na sobrang nilagay. Plus yung mga langgam na patay, tinanggal natin kasi nakadikit siya sa piyesang maliliinggit. Dito, may nakuha tayo ditong langgam eh. Dito, so, may patay siya dyan. So, natanggal na natin. Inatay-utay ko siyang iangat yung mga bahagi ng mga ano na to. May mga tape. Visualizing natin. So, ayun. Nasa tatlong langgam na patay yung nakuha ko. Medyo malalaki yung langgam. Tapos, ito yung ating nakapansin na isa. Bali, ayusin ko na lang siya. Gamit yung microscope. So, may display naman eh. Ayan. Yung mahalaga, may display. So, kanina kasi walang display. So, check ko lang. Ayos ko lang yung paa ng para sa mousepad. Gamitin ko lang microscope. First, shutdown muna ulit natin. Baka tayo mag-short. So, check ko lang yung paa. Ayos ko lang bago ibalik. So, may mga corrosion din siya dito sa bahagi na to. Cheers! Yeah.
Well, may mga corrosion dito na natanggal na natin siya. So marami din tayong nakuha mga balahibo ng aso. Mukhang may aso silang alaga. Ayan, bali nilanggam siya tapos corrosion. Tapos yung kanyang touchpad. Kaya may beep sound siya. Kaya ayaw mag-display. So ibalik ko na lang siya. Assemble ko na lang. So mahaba na yung ating assemble time. So 22 minutes na ito. So hindi ko na ipapakita yung pag-assemble po balik. Mahalaga may display na. So ayan, assemble ko na lang. Ayan, bali na balik ko na siya. Ayan, hindi ko pa siya natutornilyo. So pakita ko sa inyo, testingin natin. Sak natin, power natin. So, naisaksak na natin. So, kailagyan na lang natin ang keyboard. Kasi kailangan natin ang keyboard para magkaroon ng power. Para may power on natin. Sorry, wala ko siya mag-card. Ayan. Well, ayan, may display na siya. Ayan. Ayan, CMOS checking error. So, ayos lang natin yung CMOS. So, ayan. Balik ko na lang siya lahat. I-assemble ko lang yung mga tinanggal natin kanina. Kunti na lang ang aking oras para sa 30 minutes. So, hindi ko na ipakita. Skip ko na ang pag-assemble. So, ayan. Okay na. Pause ko muna ito. Import CMOS time error. So gawin natin ang settings ng CMOS. So F1 ilagay natin sa tamang oras. So ngayon ay May 5 ba ngayon, babe? May 5 2021. Oh, baby, oh.
So, ang oras natin ngayon ay 3 p.m. 3. Tapos, punta tayo ng group. So, wala yung... So, F10. Kali tinanggal ng customer natin yung hard disk. Tinanggal niya yung hard disk dito. Nakalagay siya sa ODD hard disk. Ayan. So, bali okay na siya. May display na siya. Bali, easy job lang itong ginawa natin. Sa may beep sound lang siya. Kasi ginalaw siya ng customer. Ay, mayroon pala siyang ano. So, SSD niya, ibang type. Lumang modelo siya eh. SSD ang type ang ginamit na. Ginamit niya. So, ayan. Nagbuboot na siya. Bali, may ODD din siya dito. Nakalagay sa side dito. Extra hard disk. Yun ang ginamit niya. Ayan. So, di ko pa siya natutornilyo. So, ayan. May display na siya. Ayan. Password na lang. So, yan ang may-ari. Si Sir Abraham Dennis. Ayan. Bali siya ay isang kapatid. Iglesia ni Cristo siya. Sa lokal ng Lukban. So, yan yung ating customer na pinapackage niya lang sa GRS. Punta dito sa atin. Bali, easy job lang naman siya. Kasi ginalaw niya ito. Tapos, yun, naglagay yata siya ng thermal paste. Nag-upgrade siya ng RAM. Bali, tapos, yung binalik niya, hindi na siya nag-IG. So, yun. Medyo hindi siya ganun kaliterate siguro sa computer. Magamat may alam. Ayun. Bali, easy job lang naman siya. May langgam. Linis natin yung langgam. Tinanggal natin yung ibang corrosion. May corrosion siya sa board. Tapos, yung touchpad niya. So, may balikong paa. Tinanggal lang. Iniayos natin yung balikong paa nung kanyang touchpad na to. So far, gumagana naman siya. Yun. Bali, easy job lang siya. Balik, binaklas ng customer, tapos nagana siya before, tapos nung ibinalik, hindi na nagana. So, yun yung naging problema. Bali, ayun lang. Shorted sa keypad dahil nag-short yung dalawang paa na baliko. Tapos yun, may langgam, may corrosion. Bali, nililis natin. Bali, yun lang yung mga possibilities na nangyari. So, ayan. Okay na siya, may display na. So, hanggang dito na lang ang aking video. So, isasuli na natin kay Sir Abraham Dennis sa Lukban, Quezon. So, maraming salamat sa inyong panonood. Sana kahit papano, easy job lang siya. Kahit sana papano ay nakatulong sa inyo. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.